Yo, wagwan, mga mande, mga gyalde, mga brody, mga crowdy. Dito na lang kami nagbabalik para mag-react sa isang flip top. Eto, ano to, madami nag-request, nakita ko sa mga comments. Tapos, ano din, gusto ko din panoorin. Hindi ko pa napapanood to. Hindi niya pa rin napapanood. Pero si Emmer, napanood niya kasi isa siyang piece of shit. Pero, ano pa to? Eto ang laban ni Zach Maestro vs. Zaki sa Pangil sa Pangil. Kasama namin ngayon special guest si Manda Baliw. Manda Baliw, ang ina lahat kayo aliw. Okay. Eto na. Sa bayan, aking sa bangin. May karakas sa talastasan, aking sa bangin. Kada tapas malalagasan, handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasan na taas-taasan? Bakit ba'y bikit porkit delivery mo? Pilit? Walang silbi, magandang sulat kung hindi mo na split! Sama-sama tayong aahon. Ahon mahirap. Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon mahirap. Kung walang flip top at sunugan, walang pangil sa pangil na mapapanood. At bago tayo magsimula, alam nyo na! Let's go, Pangil! Let's go! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. Ahon Mahirap, Villainware, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Tokyo Grill, at Kubo International. Mainit yung laban na paparating ng matira mayaman Ginoo sa aking kanan. Magpakilala ka! Maestro Charles sa Etibang. Tournament to, di ba? Matira mayaman. Barbershop, Cabo family, Erekri family, my kids, Lian, Mandy, and Vico. I love you, babies. At Ginoo sa aking kaliwa, magpakilala ka! Zaki, Moro Beats, Baby Jack Apparel. Shoutout kay Pandok, Safe House, at special shoutout kay Dom Twist and Timba Family. Nanalo! Sino na? Nanalo ng coin toss si Zach Maestro! Pinili niyang mauna si Zaki, matira, mayaman, pangil sa pangil sa pangalan! Energy ni Vibo sa laban na to. Hindi, nagigits ko siya daw. Zaki vs. Zach Maestro. Dalawang, ano ba, dalawang, isang legend na sa laro, tsaka isang up and ka, isa sa mga pinakamalangkas sa mga, ano, sa mga bago, mga new gen. Mga new gen. Unang-una sa lahat, may respect ako sa'yo. Kasi kuwang-kuwa mo yung fans na na-impress sa dala mo. Sobrang husay mo mag-rap na impluensya, anak ko. Kaso yung karir mo bumagsak sa impluensya ng bato. Noon siya'y the best. Mga kontrapanes, puta sobrang banges. Pero ngayon, I'm upset kasi nakakalungkot na makita si Zach na lulong na sa mess. Zach, nga nung di man kamuundang. Hindi siya
Ingon sa imong asawa, di daw kamukhaon, maski lami ang sudan. Sabi niya, ba't ayaw mong huminto? Sabi ng asawa mo, hindi ka daw kumakain kahit masarap yung ulam. Gago. Maski lami ang sudan. Tignan nyo naman, mukha siyang sleep deprived. 37 pa lang yan, mukha ng 55 sa sobrang addict niya ni Sa kapag wala na siyang pag-shabs, puta sumisingot ng crispy fry. Walang tulog, parang graveyard, yung shift. Nakakatulog siya ng 8 hours per week. Araw-araw yan may tama lahat ng kamag-anak na bibuisit. Sa dalas niya na may tama na wala na siya sa tamang pag-iisip. Ang tumigil hindi magawa, kaya naulol na sa kakabato. Hindi ka pa rin nadala kahit nakulong ka na parang ako. Nang dahil sa siya bumukha kang pasyente na abnormal. Nang dahil sa siya bumadalas affected yung performance. Nang dahil sa siya buna sa baba ka na ng ranking. Nang dahil sa siya bu kaya natanggal ka sa uprising. Totoo ang mga story kaya the truth hurts. Sana bigla ka ng ma-OD parang si Juice WRLD. Mala Allen Iverson daw magtrabaho. Mayabang to na artist. Mala Allen Iverson ka nga gago kasi ayaw mo mag-practice! Kahit maglagay ng bet, malabong ma-upset. You'll get manhandled kahit one month prep. Sak! Huwag ka na lang kaya bumatel kung hindi mo na trip. Two-day prep, pinagyayabang mo palagi. Tol, hindi yun astig. Oo, mahusay kang sumulat kaso di mo batid. Walang silbi, magandang sulat kung hindi mo na split! Kung hindi mo na-spit, pinagyayabang niya laging siya'y nag-two-day prep. Kaya sa kanya, dismayado na rin yung in-check. Wala na daw pake kung win or lose, siya'y hindi na nag-care. Gago, ginawa mo na lang yung excuse para di mag-prepare! Kaya predictable ang gagawin mong bobo ka. Kasi repetitive yung strategy at formula. Sa round 1 and 2, malakas pa lyrics at bara niya. Kaso sa round 3 nito, biglang nagiging madrama na! Puta, nagiging madrama sa battle. Nauumay na yung audience sa lamya. Yung pagiging madrama sa battle, natutunan nyo ni Poison sa kanya. Kaya medyo comedy, pero pag ako umaction, paningin mo magdodobol. Kung mahilig ka sa drama, ma-experience mo tong horror. Yung mga madrama mong speech, puta, sobrang cringy, tol. Emosyonal na nagpipreach parang Jordan Peterson. I lost my dad 2 years ago and I was broken and enraged. Para ko si Smagla sa amin cause I was going to a stage. Shut the fuck up! Pambugok at sobrang corny ng atake mo. Nakakalungkot kang panoorin parang hachi ko. Gago, real shit. Yun lang yung movie na naiyak ako. Alam mo yung hachi ko? Yeah, yung aso. Kasi, ano kasi, mahal ko si Emmer. Di ba respect the past to build the future? Linya niyang paugong. Pero Zach, bakit sa yung past parang di ka maka-move on? You represent for Mindanao? Dami mong gimmicks. You always mind the now, lul. Mind your own business. Kung ire-represent mo yung Mindanao, dapat meron kang commitment. Kung ire-represent mo yung Mindanao, maging prepared ka at consistent. Kung ire-represent mo yung Mindanao, kung ire-represent mo yung Mindanao, dapat meron kang commitment. Kung ire-represent mo yung Mindanao, maging prepared ka at consistent. Kung ire-represent mo yung Mindanao, sak, mag-focus ka. Kung ire-represent mo yung Mindanao, dapat sober ka. Gago. Ang alam mo nung pinaka-paborito ko kay Zaki, maliban sa mga pakumpara siya mag-rhyme, yung ano niya, delivery, sa yung projection ng boses niya. Parang ang ano talaga ba? Matatapakan talaga. Like, ano talaga ba? Bubuo niya na yan. Bakpang-bakbakan talaga ba? Okay, ang lakas na round down yun.
Pakinggan na yung Rob na Nisak. Unang banat sa Maestro! Let's go! Nagsasabu na ako kesyo. Kaya sumama aking talento. Dahil sa sabu, nagkaroon na sak maestro. Ginawang positive yung sabu. Dahil sa sabu, nagkaroon na sak maestro. Shit, ako pa rin yun. Anong 2 days, prep? Baka 2 years, prep. Okay. Sabi, sadyang nakakatawa ang bloopers till the shit happens to you. And dreams wouldn't come true kung humit-hit ako ng zagu. O no need na magshabu pagkat hindi to TIU kailan may di tinutulugan ng sak dito sa Cebu. It's my people, so what up Cebu? What? Malagubat ba yung climate? Cool, calm, collective, natauhan ba yung primate? React accordingly. Para dayuhan di ma-irate. Put your phones on silent and you put your pussy up on vibrate. Ah. Violate this bitch. Hands flat on. Let's brawl. Gusto mo yung stand up lang? Wanna take down so quick sprawls? He's got height. His bitch tall. My fat wide. My thin and small. His punchlines. I hit y'all like one size. It fits all. Fuck that angle shit. Angle. Papistot na. Tough guy with big balls. My six pack yung body. E kung tadyakal kita sa bayang, meron bang six pack yung ari? Mixed martial artist daw yung schemes at kunwari. Meron Steve Mazagati, pati Big John McCarthy. If he dies, ako'y Mario Yamasaki. Yung punchlines unnecessary, I drop bombs on Nagasaki at tapakan ko yung skull hanggang burog at sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kong gawasaki? Bam, round 1. Yo, hindi niya alam kung gaano ako kaano ngayon yo, kung gaano ka happy no. Kung gaano ka saya kasi hindi niyo alam yung ano ko top ano ko yung goat ko sa ano sa rap battle. Ano si interchangeable yung top 1 tsaka top 2, top 1 tsaka top 2 ko si Luni tsaka Sak Maestro. Tapos ano kasi mga recent battles ni Sak parang wala na siyang ano si wala na siyang gana, parang ano na ba, marami na kasi siya napatunayan eh, wala na siyang kailangan i-prove ba, so like, parang yung mga recent battles niya, parang lackluster, or mga, alam mo yun, parang kulang ba, tapos ngayon dito parang bumalik siya sa pagkaano niya, sa prime niya ba, eto, prime Sak Maestro, kahit sino itapat mo sa prime Sak Maestro, ano yun, kahit ano, kahit sino sa history ng rap battle, walang ano like hindi maano ba hindi ma tawag diyan parang hindi mamamama si ano ba si Sak Maestro. So wala kang angle eh. Dito nga. Basta lahat. Yung punchlines unnecessary, I drop bombs on Nagasaki at tapakan ko yung skull hanggang burog at sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kong gawasaki? Si Boss P pa nagsabi, maladay na wait yung setup. Kala ko ba't may UFC? Ba't may UFC banana ketchup? But for the right price, aking hitman ang magre-race back. Magmumukha itong Jupiter pag nilagyan niya ito ng red dot, so headshot. Yung worth mo, 140 pesos. The best shooter from Cebu alias Don Don Ontiveros. What? Bars lang! Tondo ng Tiberos at literal na off the top, bunbunan nagka-exhaust. Yung dugo, parang coke, pag sinulugan mo ng Mentos.
ba? Rekta-rekta na diffuse na ating methods. Rekta-rekta na diffuse lang yan ang methods. Methods? Na diffuse lang yan ang methods. Sa bit-bit niya patibong. Kasi nakadikit sa kanya, naong niya malas Squidward mong ilong. Gusto mo niyang ipa-alter? May dala akong nail cutter. Bawasan natin konti, tapos donate natin kay Acer. Pero seryoso mga brother. It's time to flip the switches. There's a big elephant in the room. I-address natin yung sickness kasi pag malaki yung ilong, alam mo na yung interest. All you do is stick your nose on other people's business. Pakialam merong fucking snitches. Can't mind your own shit. Life is short, bitch. Just ride your own dick. And this child will grow quick. Cause you're a fucking nosy hoe. Puro lies pang inispit. Magmukhang Pinocchio. Oh, 2-bar setup. Mod flow. Basic lang na sistema. Basic lang. 2-bar setup, mod flow. Basic na sistema. Kulang yung 2 lines sa mga cases mag-eskema. Rekta mo na plema. Naging safe na pang protekta. Mabenta noon, pero ngayon, parang face shield, walang kwenta. Oh! Duwa-duwa ka linya, very creative yung mga pyesa. Di pa puro yung sangkap. Ika'y nagutuman sarap. Pero, puro usok yung lalanghap. Sa sunog at sa kumo, sila na pasubot gumagat. Karir mo ay nagninuray dahil sa luto, umangat. Sa YouTube, tumatak. He won the biggest prize. But they cheated a speed test with the cheapest ride to Boss Fibers. Strap your seat best, let the genius drive. I put this PSP in gear, going PS5. Yeah. Oh, there's a business side. Oh, pare, usapang business side, pwede na itong empleyado. At yung mga di maka-afford ng tickets, magreklamo ko sa hurado. Yung puro bagong nasa itablado at si Zaki yung panalo, masasabi ko, garantisado. Yung next event nyo, walang tao! Next event nyo, walang tao. Imamarket nyo itong gago. E wala naman yan sa bigat ng bara. Wala sa alaman lang yung pitakat. Wala sa dami na nakakilala. Wala sa mga sulat at talata pagkat ang bilang ng makatay na susukat mo sa kalidad ng kanyang paghahanga. O nabawasan man yung naniwala. Na, nabawasan man yung naniwala dahil sa static evolution. High level lang yung production, pati yung graphic resolution. Pero pag ako nag-execute, yung classic elocution will be headed to a new direction. Naging public execution. Will be headed to a new direction. Paano sabi niya? Double entendre. Yeah, beheaded. Kasi execution, tas beheaded na putol ulo. Stop. Graphic resolution. Pero pag ako nag-execute, yung classic elocution will be headed to a new direction. Naging public execution. To just to Eric Riamuson. The resurrecting enterprise. Si Lazarus, bumangon na ulit ng extra rice. Second chance to get it right. Yeah, I don't rip that gangsta life, but I'm here to take another shot na parang against the light. Kaya... Pinas lang sa edge ng knife. Pinas lang sa edge ng knife. Ako yung disenyo at nagpanday. Ako si Shogun na makuza at inetest ng batong saya. Kita nyo sa pangalan, sino yung best na samurai? After saksak, all that's left ay yung maestro lang and I. Walang error at sablay. Ang bilis naghiwalay ng ulo mong mainit sa malamig mo na bangkay. At kaya ako pinugutan para di na umaray. Mahirap kasi ang buhay kaya madali kang namatay. Double na sa run 1 isa. Kaso, kang haba doon. Pero, big ano yan, classic sa maestro. Walang pa sa time limit. Sa Big One. Bias na kong bias. Tsaka may ano siya doon, sinabi siya na yung parang conditioning sa mga judges. Sabi niya na pag binoto si Zaki, pag nanalo si Zaki, wala nang tao sa next event type shit. Alam mo ba, sa tingin ko, bakit parang dito nilabas ni Zaki Maestro yung ano niya, yung lakas niya? Kasi ano eh, sa Cebu to eh. Hindi ko alam kung private ni Pibos yung ano yung venue. Like, para sa laban na yan, sa Cebu ko ito gaganapin, ganito. Ewan ko. Feel ko si Isaac Maestro, pag Bisaya yung crowd, doon niya nilalabas yung ano niya, pag pinalaban siya sa Cebu or like Davao.
nag-ano talaga siya, naghahanda talaga siya. Round nung doon, sakma maestro kaso, nga ba kasi ng round niya doon, pero bias kasi ako eh. Sakma ako, sakma maestro ako round nun. Round 2, Zaki, let's go! Ligot niya dyan yung, uli-uli siya eh. Tangina, naghanda! Pero ako pa rin yung mas delikado. Sa sobrang husay ko, napabalik ko yung sakma estrong preparado. Tangina nga ba ng oras? Nakakabuisit. Ganyan siya kasi yung immortal daw, hindi takot sa time limit. Pero ang pangit ng ideya. Kasi ang tunay na immortal, hindi natatakot sa pideya. Tanginan to, tanda na, sarap i-bitch slap. Naganda sa PSP pero nagkakalat sa flip-top. Oh, mahiya ka naman kay Arit kahit konti. Panay call out siya kay Looney. Pero wala siyang nalin lang. Bagsak na karir niyan. Mga kalaban nga na rookie di na kayang ma-withstand. Kaya di ka pinatulan ni Looney na parang si Litram. Wala ka na sa posisyon mag-demand ng kalaban. Wak yung recent performance kaya sira na pangalan. Tapos si Looney lang daw ang iyahang ganahan. Pero si Looney sa kanya hindi man lang maganahan. Kahit magsama ng goons, massacre. Baklang may galit kay Loons, Sasa Girl! Panis ka kay Looney, huwag kang stupid, tol! Kasi si Looney may US store habang si Sak ay nahuli ng umiscore! Ilang taong naghabol kay Marlon tong maestro? Hanggang ngayon, Sak di niya na kailangan humarap sa maestro! Aral na yun! Ako'y mainit na ngayon parang melagnat, kaya hindi na uubra yung mga piyesang wak para tong General Bato de la Rosa versus Bretman Rock! Bading yun, di mo kilala? Original daw ang style, perpekto ang strategy, feeling one of a kind pero Eminem wannabe! Favorite niyang kanta ni Eminem? Lo yourself. Si Hans ang sweaty. Siya lang ang kumakadyot tapos yung hands niya steady. Minasage ang edits. Pinagjakulan yung picture ni Mama Mary. Gagod. Yung 8 Mile ni Eminem, 1 million times ni rewatch. Sa lahat ng album ni Eminem, paborito niya yung Relapse. Lulong sa usok ng bato, luto na utak ng abno. Kaya sa battle niya, panay na lang siya buhat ng bangko. Kasi siya daw ang dahilan, kaya may pakusganay. Yung event ay inang Ken Kalamo siya nag-organize. Sak! Seryoso na tanong. Kung ikaw nga dahilan, kaya may pakusganay, so ano naman ngayon? Tamod niya daw si Tats at Marshall. Mahiyakan ako. Kaya pala choker si Tats at Marshall, ha? Kasi mana sa'yo! Mas ang dami pang alam. Tamod niya daw si GL, si J-Block, si Lil Stroke. Tangina lahat na lang! Tamod mo rin si Lil Strokes? Diyan ako, hindi isang ayon. Paano mo naging anak si Lil Strokes? Kinantot mo si Whitney Tyson? Sinagalo. <Sinagalo. laughs>
Yung mga tao na uumay sa mga claims mong epic, pumalpak ka na sa buhay, di na maintain work ethic, tapos sa lahat na lang ng bagay gusto mong i-take yung credit, you're all talk, madalas nagpapanggap na dope MC. Yung pagyayabang sa battle ay nagagawa mo flawlessly, pero bumaba lalo ang value kasi tandaan mo talk is cheap. Madalas napapansin, panay pabida ang gago. Ayaw daw yun ng fame, pero pasikat masyado. Dating humble, naging maereto paglaon, feeling relevant na gustong maging center of attraction. Sarap bigyan ng combo't sapak, kasi yung pagkabobos agad. Ayaw na daw bumatel, pero pag binigyan ng battle, uno-oo agad. Tang ina, saksakan ka ng yabang. Kung feeling mo wala ka nang dapat patunayan, ba't ka pa tumatanggap ng laban? Napakasinungaling nitong dirtbag. Ayaw daw ng atensyon. Ayaw daw ng atensyon, pero attention seeker. Parang babaeng panay thirst trap. Puro call out, panay self-proclaim. Walang lyrics to na quality. Kaya mas lalo lang lumilitaw yung narcissistic personality. Ito'y real talk lahat, kaya mas sumakit. Mag-kneel ka na sak sa paa, humalik. Kung attention ay hindi mo hangad, ba't nandito ka pa, magretiro ka na at huwag ka na bumalik. Round 2, sak! Yan nga yung ano eh, mas gusto ko yung kung paano mag-rhyme si ano, si Zaki. Ang ganda pa nung delivery niya. Ano? Pasigaw. Pakinggan natin yung round 2 ni Sak Maestro. Maestro! Let's go! Tiro ka na! Huwag ka na mumalik! Sabi niya kay Don Pao, wala akong pake kung gangster siya sa streets nila. Pag ako na ang kalaban, ang labas ay biktima. Napansin niyo ba ang estilo na? Tangina ng movements ni Sak. Halatang halata mo. Pake kung gangster siya sa streets nila. Uy. Ako na ang kalaban, ang labas ay biktima. Napansin niyo ba ang estilo na kanyang dala? Ginagawa niya pasigaw ang lahat ng letrang A. Sige kag nga nga. Oh, tulog chainsaw ang pumalya. Nga! Bitch ass bitch. Ano, sabi niya, bigyan lang ng combo. Puno ka ng back up sa laptop, sa flash, shut the fuck up. Bubog sarado yung letter A. Maasin ba yung energy? Ano tawag dyan, triple A, assault and battery? Tulog ka. Triple A, assault and battery, tsaka battery yung di natin yung pinuloy. Bubog sarado yung letter A. Maasin ba yung energy? Ano tawag dyan? Triple A? Assault and battery? Nagtulog kang wannabe. Makabigas ng chocolate. Para kang si Mystical. Shake your ass and watch yourself. You know it. Mr. Chocolate. Pinapat kin Hansel Von. Isa ni High School Mystical alas Zac Efron. Bigyan ng gold bars para mag-kampyon. The next Pinoy Porn Star dun sa black.com. Oh, wasak yung tombo ang pakigan nyo itong napapikit. Parang pinaghalong binignit pansit palabuklog purigit. Ilagas siya ikamuspit. Siyahanin mo sa legit. Kung battle by dikit porket delivery mo, pilit. Hindi nyo na-get siya kasi kasi 'di ba pilit, like parang yung yeah. Delivery niya parang yeah. Sinasabi niya na pilit, saka sa Bisaya yung pilit dikit, like kung ipilit mo, like ididikit mo ba, kaya so ano yung parang double entendre. Ilaglas siya ikamuspit, siyahanin mo sa legit. Kung battle by dikit porket delivery mo, pilit. Bisaya ka ata si Zaki, nag-gets niya eh. Hindi ko alam. Taga-Pasig siya eh. Pero nagbibisaya siya kanina doon, tsaka... Ano lang ata siya eh, like parang... Half? Like kumuha lang siya ng mga Bisaya bars, like Bisaya... Pero nag-gets niya doon. Half? Araw. Tsaka yung... Or yung... siguro may mga kaibigan siyang Bisaya. Bisaya Shizu. Tsaka ano din eh, like yung accent niya. Convincing yung accent niya eh. Half? Half? Meron, ako, half Bisaya, half Tagalog. Mo, pilit. Oh, nag-gets niyo. An
Anak ka pala ng Bic? Anak ka ng Bic? Pero dili ka proud. Bisaya ang mga kabay. Pero mga may Bisaya sa Israelina sa imuha rounds. Pero mag-Bisaya na daw. Kay Bisaya ang crowd. Magpasikat as Bisaya, walang bisa yung tagawg. Sabi niya, Bisaya ang mga kabay. Pero pala siya, no? So Bisaya ang masa. Anak ka pala ng Bic? Anak ka ng Bic? Pero dili ka proud. Pero hindi ka proud. Bisaya ang mga kabay. Bisaya ka man. Pero mga may Bisaya sa Israelina sa imuha rounds. Pero bakit walang Bisaya isang linya na Bisaya sa mga round mo? Pero magbibisaya na daw. Pero magbibisaya na daw. Bisaya ang crowd. Kasi Bisaya ang crowd. Magpasikat as Bisaya, walang bisa yung Tagalog. Kung magpapasikat sa Bisaya, walang bisa yung Tagalog. Pero daw niya sinabi kasi sa Cebu, yung ano nila daw sila magsabi ng basta parang ano yun eh, accent ba tawag sila yun? Basta like yung dawem, iba kasi magsalita yung Cebu, yung Bisaya nila iba, like yung L parang inaano nila ba, Tagawg, imbis na Tagalog ngayon, Tagawg. Sino silent? Bisaya ang crowd, magpasikat as Bisaya, walang bisa yung Tagawg. Eh dili mang kahawd, talawag, ibang paningot. Boss Bibos, anong alam mong Bisaya? Bilak, yawa, iyot. Ano na tayo? Bilak, yawa, o iyot. Bisan pagkasabot para sa kuwang episode. Wala ka pa rin sinabi kay Digit Kakalitok. O, pasigin nyo na pisot. Pasigin nyo na pisot. O, dapat trilingual ka maning ka. Pariha lang Banila, Miss Talef, iyo ka rin sita. Pumunta ka dito at minaliit mo itong isla. Kasya yung buong Manila sa loob ng Milanilya. Smahong! Milanilya! Oh, sindihan mo yung pipa. Doon sa bone, and I'll reveal yam eh. Police record, pero hindi ka. Gangster Wiskalinga. Iglesia ni Kim Chu! Iglesia ni Kim Chu! Gangster Wiskalinga! Iglesia ni Kim Chu! Sa pagbenta ng sativa, ibig sabihin nun, chinita, ang liit kasi ng kita! Malamit ang buong scheme na yun, yo. Tangina mo? Sindihan mo yung pipa! Iligil! Smahong! Minanilya! Oh, sindihan mo yung pipa. Doon sa bone, and I'll reveal yam eh. Police record, pero hindi ka. Gangster Wiskalinga. Miss Khalifa. Iglesia ni Kim Chu! Sa pagbenta ng sativa, ibig sabihin nun, chinita, ang liit kasi ng kita. Kasi di ba Kim Chu, chinita, tapos maliit ng kita, pagsabog ka, parang ano yung mata mo. At nung buong skin na yun, hindi ka, Wiskalinga. Sativa, I know. Bong reveal yan eh. Oh, you get bodied in a single round na parang salvavida. Kung sa crowd ni mo makita, kung sa mukha na kakuha ni... You get bodied in one round parang salvavida. That's crazy. Tangina ni Sam. Oh, you get bodied in a single round na parang salvavida. Kung sa crowd ni mo makita, kung sa mukha na kakuha niya. Mugawas pagkasadista, kinumo tirabinta. Sa kabinga, mga sigma, kagigwang rangmiswa. Linyan nga yun eh, sinabi niya kay Lanceta. Yan, sinabi niya kay Lanceta, parang callback ba? Kaya tinapos ng crowd. Lumo ni Rabinta, sa kabinga, mga sigma, kagigwang rangmiswa. Hindi kay Lanceta, kay... I'm sorry, play mo na. Tingnan mo na. Basta ano yan, callback. Sa crowd mo yun makikita, di ba? Ayaw kas nagsikinsa. O, nakikngabil sa ngabil. Ano, matalas ba yung fangs? Tago sa labi ni Avril? Ano, sagpaan na na, boss? Sagpaan na! Sagpaan na, delivery pangil sa pangil! Para kay Sack ang PSP kay Popping sa Pasil! Sa Pasil. Mo nang balik-balik ang anggel. Wala na ba ang brand new?
Parang deja vu. Ako nag everyday shabu. Balik shabu. Everyday shabu. All I can say is fuck you. Oh, kahit gayahin mo sak maestro. Di tayo magkapareho parang mga mata lang ni John Leo. Amin. Shoutout John Leo. Apollo. Aminin mo matindi, isa ako sa arkitekto. Nag-influensya at bumuo. Pero hindi ka pa kumpleto. Khabib Nurmagomedov at Fedor Emelianenko. Mayweather, Lomachenko, Manny Pacquiao at Canelo. Oh, nagpahit kulay at disenyo. Mga copycat reptilians, nag-astong chameleons para lamang mag-chameleons. Nung battle rap experience, nagbabara na comedians. I tear apart this Kevin Hart na parang si Cat Williams. Oh, mga online... Di ka muna. Mga online wax civilians. Nagkalatba ako ng bakterya. Wala akong social media. Ako nag-focus sa pamilya. Di ba ako pasok sa inyong criteria? But I'm just here to get the paper. Di ko kailangan pa ng validation from motherfucking strangers. Pare, yung 1 million necessary, I think I speak for everybody na yung monetary value simply viewed as extra money. Yung battle rap temporary, itong business secondary. Pero di ko kailangan maging champion para maging legendary. Legendary. Hated mo yung momentary. So, maritinok ka lang nga. Maritinok ka lang nga. Habang tumatagal, malala. Ang performance mo sa gwa. Oh, sorry na sa nagawa. Pero kahit di ako magburara, ano maresulta nitong battle, ikaw lang yung may mapapala. Oh, halatang tuwang tuha. Sa YouTube channel ng Zaki Moves. May sak maestro sa video title, pinakamadaming views. Automatic level up. That's why you can't refuse, because you have everything to gain, plus you got nothing to lose. Step inside my shoes. Yaw, pwedeng magkalat. Wala din ako yung excuse. Di din pwede yung sapat. Ganun talaga pag-alamat. Pero igagapang ko lahat. Dandang aakyat hanggang yung sex ang makatapat. Lalo ba? Di pa tapos. Sex ang makatapat. Wala yung angel, simple lang harap. Today, prep, simple lang harap. But you should write these words down. Pag-usapan natin tunay na Zaki doon sa aking third round. Naalala ko na pala sa ang battle yung callback na yan sa ano yun eh, Sak Maestro versus Iceberg. Sa Cebu din yun eh, itong venue na to din. Tsaka ano yun eh, yun yung, alam ko yun lang yung tanging battle na round 1. Round 1 Bisaya, round 2 English, round 3 Bisaya. Tapos, yeah. Oh, silang dalawa. Yeah, silang dalawa. Tapos, gago ang haba talaga ng mga round isa. Lugi. 7 minutes. Pero alam mo, wala akong pakido. Alam mo anong gusto ko kay Sak? Like, ano talaga siya ba? Parang yung confidence niya ba? Yung may ano siya ba? May charisma. Yeah, yung parang yung ano mo talaga ba? Ramdam mo talaga yung ano niya ba? Yung kumpiyansa niya sa ano niya ba? Sa mga sulat niya. Pagpreparado talaga eh. Tsaka, ang lupit ng mga ano niya. Like yung pang nag-i-scheme siya. Sak, maganda nga tong match-up na to eh. Sak Maestro Zaki. Parang akong ginan niya ng ano, presto. Round, try natin. Round parang three. Nablesa ni Sak yun, lupit. Talibot niya dyan yun. Round 3, Zaki! Let's go! Yo! Sisa. Hoy! May battle nga pala ako, sorry. Sorry. Ang kulit na netong, pumupunta pa dun! Ang kulit na netong user! Ngayong gabi, ikaw yung uuwi na loser! Dalawa daw sila magtatapat ni Six Threat. Tang inang to. Dawala. Bawba! Ano ibig sabihin? Mabawi nila. Yo! Ulit mo eh, no? Tung astang bigatin, aking gagawin pastime. Yung panga ni Hansel,
Parang panga ni Quagmire. Feeling famous siya worldwide. Greatest of all time, porket square kanyang jawline. Kung ganyan yung pangakotsak, mahahassle talaga. Sa kakahigop niya sa tutor, nagka-muscle pa nga niya. Tapos kinumpara pa sarili niya kay John Jones. Masyadong high. Gago, di ka si John Jones, ikaw si Ferguson na out of prime. Baka yabangan mo pa ako ng pathetic na pag-i-English mo. Talagang gagaling ka mag-English pag 10 years na sa BPO. Di mo ko madadaan sa English mo, wag kang umaastang astig. Pagpasalamat ka sa TL mo, pinayagan ka mag-leave. Bawbakba! Ang tunay daw na immortal, hindi takot sa time limit. Ganyan sa kalakas. Napakatapang mag-angas. Natatakot lang si Zack kapag kinap ka pa ng cops. Tangina, immortal kang leche ka. Lul, immoral pa pwede pa. Kaya maghanda ka ng madedo pagkat wala na akong mercy tool. Di mo kakayanin yung pressure parang Titan submersible. Ayaw niya daw ng personalan kasi hindi daw matimbang. Panira daw yan sa larangan kaya hindi niya natrip yan. Hindi niya daw gusto mandamay sa mga palitan na verbal. Kung ayaw mo ng personalan, doon ka sa liga ni Shernan. Wala na yun, parang naging issue kasi di ba yung parang inano niya. Ilagay sa yeah. Pati bata din ay. Pero ano yun do? Hindi, huwag natin pa ibang para sa mahabang discussion kasi yun eh. Pero kasi isipin play. Dito lang sabi ko muna. Ano kasi yun eh, parang rap, nasa nature ng rap battle yun yung damayan ng mga ano na, like parang tsaka ano niya ba parang on the spot niya inano na walang bago magsimula yung battle bago damayan. Dapat ganun ginawa niya. Pero wala kang discussion niya. Mahaba kasi ng ano. Papalitan na verbal kung ayaw mo ng personalan doon ka sa liga ni Shernan. Nakaka-bad trip na tong junkie. Nung Vuelta Valentong, binulgar niyang ng babae daw si Husky. Sak, seryoso ba? Ayaw mo ng personalan, bachismoso ka. Yung mga chismis, hindi daw pasok sa kanyang standard. Pero ang dami niyang chismis na alam. Narb war! Taga ko ng beef road, wala nang friendly fire. Kung may nausong fake joke, si Sak may fake retire. Baka dahil sa stress at depression, kaya fucked up ang actions. Magre-retire siya ng Vuelta Valentong, magka-comeback sa kahon. Ako, marami ding sablay at palpak na performance. Pero success pag nag-comeback na parang George Foreman. Champion daw siya sa tunay na buhay tournament. Wow. Champion ka sa tunay na buhay tournament? How? Champion ka in real life? Yung mga idea mo tila pointless. Buong liga pati pamilya mo ang tingin sa'yo disappointment. Kaya ka nag-fail kasi mahina ka at dinahandle yung fame. Sa kakatira mo na pasok sa jail kasi Anigma pa nagbayad ng bail. Sinubukan ka tulungan ng uprising makabangon. Ang kaso puro lang self-sabotaging mga actions. Nagbibisyo ka palagi yung karir mo din na manage ikaw mismo dahilan ng iyong downfall. Dating top tier. Karir niya nag-downhill, kaya nagdrama tong siligay. Dati tong top tier, ngayon madalas na teary-eyed. At rest in peace sa iyong AirPods. Yung mga promise mo sa kanya, wala ka bang balak na to pa rin? Na mayapa na siya't lahat, puta, nagsyasyabu ka pa rin. Airmats mo nagsawa na sa kaka-remind. Naubos na yung patience sa kakahintay. Masyadong nagpalamong ka sa mga desire. Ang tandaan mo sa buhay ay wala nang rewind. At alam kong mabuti kang ama. Madalas magsakripisyo kahit babad ka pa sa bisyo. Pero tingin mo,
Ano kayang reaction ni Nico pag nakita niyang nagkakalat ka rito? Kaya paano ka naging champion sa totoong buhay? Parang gago ka umasta! Naging klaro na huwag ka sa battle rap o totoong buhay, Hansel Cabo, talunan ka! Uling bayad! Sak maestro, let's go! Nakas din ang round 3 ni Lucky. Kuya Lucky? Solid guy, oh. Buwang na gabret! Nga! Okay, seryoso tayo. Yung magdadrama na si Zach. Round 3 na eh. Tong huli kong round, dedicate ko sa aking kapatid. Pero bago ko ibigay yung mensahe at sana'y mabatid, ano bang unang naiisip nyo pagkatapos marinig na ang tunay niyang pangalan ay Zakwif Abdul Talib? Wow, we're getting there. That's darker, bro. Si Zakwif Abdul Talib, kakalabas lang ng asylum. Nagse-celebrate ng Christmas, kiningiya si Bunga Baibum. Assalamualaikum, sabay. Asa taman ay gom. Sa tayo mga ngarulig. Asa taman ay gom. Gago mong galawin. Sabay asa taman ay gom. Celebrate ng Christmas, kiningiya si Bunga Baibum. Assalamualaikum, sabay. Asa taman ay gom. Assalamualaikum, asa taman ay gom. Nasa samgyup sa lilamon na yung hot salami baikon. Oh, sino kasi Karim Abdul Jabbar? Ano yun yung style yun? Pagkain yun eh, hot salami. Ano yung sabi niya? Hot salami baikon? Anong baikon? Bacon na tayo. Pag yung samgyup na samgyup na eh. May style siya na ano yung ginagaya? Sa yung itim na... Basta pangalalim ko po ta. Nayog hot salami bacon. Yung nagkano Scooby-Doo? Oo, yun! Yun, that one. Ano si Awesome Shit yun. Oo, oh, yun. Oh, sino kasi Karim Abdul Jabbar nung? Kasi naka-afford ng beef? Bigyan nyo na floral wreath performing feast like moral priests? Which call your chief? Go slaughter sheep? Pakisabi na, this Lord will... Maka-afford ng beef? Bigyan na floral wreath? Kasi perform this feast like moral priests? Which call your chief? Go slaughter sheep, pakisabi na this Lord will priest on y'all MCs for more obits, then I get more fat and more obits. Maestro, immortal beats. Ikaw, wet vagina. Kumaagat sa mga burat hanggang magmukhang headless hydra. My fresh saliva. Thread inspired lang sa net like web design o sigig bisaya, pero kusukay ka mang libak, kamed misaya. Oh, ito ba yung sultan sa next empire? Mukhang princess to. Sabi niya, I lip cam. Blah, 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 blah. May blah, 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 blah. May solusyon sa isip ko. Tapunan natin ng Granada kanyang shop na mag-boom yung business niyo. That's some sick shit, bro. Patok sa takilya. Kaya pala dati niya pangalan ay Ransom Padilla. Si Ransom Padilla. Nag-Anton na diva. Kung mag-action sa mista, nagpag-ubot kay Carmina. Oh, baka iniisip, seryosa, baka iniisip niyo mga linya ay walang connection, sobrang random. Balikan natin, Zakwif Abdul Talib from Moro Beats, nagagranada pag walang ransom. Oh, sobrang stereotype ba ng anthem? Sa tawagin mo kong Methodist, pag ako ang gumagawa, tatawagin niyo kong prejudice? Para siya ay katakutan, nag-aasta siyang extremist, pero ma-o-offend pag nilabel kayong terrorist. Double standards. Ano ka, counter-therapist? Ex-military o private army? Guerrilla na haram o gorilla na harambe? May ID ba sa iyong body detonate parang Iraqi? Kung nag-arrange ka ng kamikaze, ibahin mo kami, Zaki, kasi yung... Kasi yung Gaddafi Janjalani, sa'yo naging Gaddafi Duck. Yung Moro Islamic Liberation Front sa'yo, naging Mom, I'd like to fuck. O parang sinabi nyo lang na Harden yung last name ni Al James. Ibig sabihin nun, you keep giving your people a bad name. What a big fucking shame. Nag-aasta ang sanggano.
Balita na doon sa Kota Bato, abot mo na yung kota ng bato. Nakaapat ng damo. Di ba na ako nakaabot sa Tondo, pero at least napunta na ako ng Marawi, pati Mama Sapano. Real shit, yung naanhan ako subo. Katong akrog, apor, sige pang fratuar. Pwede ka manigrelyo sa sulus, ayala, itong buhay pa po si Jaguar. No, 12L, kung sa labangon ni Iplastar, kung mag-speed o alahu wakbas, pakanog lichon, gikan karkar. Yun ang double standards. Ang dami mong babaeng minumura. Yung nanay at ate daw ni Lanceta, mga pokpok daw at puta. Kabastusan ba'y di masikmura? Eh puro kababuya na sinuka. Parang hinilang pahalang yang halal mo na bituka. Usapang civic at kultura. Di ba mga pokpok daw at puta? Kabastusan ba'y di masikmura? Eh puro kababuya na sinuka. Parang hinilang pahalang yang halal mo na bituka. Kababuyan sinuka kasi yung nagdesaya siya, parang yung scheme niya kasi di ba parang sinabi niya na Muslim tas papakainin niya ng baboy ng lechon galing karkar, kaya sinabi niya yun yung kababuyan sinuka para hinan yung kasi pinakain niya ng baboy. Usapang civic at kultura. Di ba Kristyanismo galing sa Espanya? Pero may Muslim city doon sa Spain, ang pangalan ay Granada. I-google nyo yung Granada, doon nyo makikita yung Alhambra. Pasabog lang kasi yung kinikilala kay idol si Osama. Double standards, doble cara. Alam mo ba saan galing yung Kaaba? Parang ang buhaya pag may kutsara, pero di nagpa-fasting pag may puwasa. Oh, memorize kanya mga bara, pero wala na sa ala-ala mga words ni Allah. Dami mong babaeng binababoy, pero sa mga Muslim gusto dagan o asawa. Double standards pati panlasa. Nag-pork sa fast food chain. Face the Andrew Tate, yung heart sa Dam Hussein. You wanna break the mold in a brand new way? Gusto mong mag-Muhammad Ali, but for the cash used clay? Oh, with a prison failed, all the ships had sailed, tayo mga Kristiyano mo na tropa lang ang nag-risk ng tail. Binigyan ka ng pang-band. We got released from jail, literal na Muslim na nagpa-Christian bail. Yun yung ransom on a different scale. Oh, ako, anak ako kuyamot, higang probinsya. Pero kung ako na ay nakulong, tayo tumulong sa akin, aking pamilya. Aking pamilya, hindi si Enigma. Kaya huwag kayong maastang akat na saliga na nagmatirang mayaman, pero yung mayaman ay matira. Oh, sige, i-hostage yun tong liga. At pag-achieve na yung wealth, invest sa Metal Gear. Hanggang yung skin maging stealth, all this evil we felt, iba to C4 yourselves. May suicide bombers gonna C4 himself! At yung team, lose yourself! That's crazy. C4 yourself. Evil we felt, iba to C4 yourselves. May suicide bombers gonna C4 himself! Yung team, lose yourself. Amen. Leave, lose yourself. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a life. Jai ho. Parang black and white show. Pero di ako colorblind. Puti man ang kayong manggi, dapat maging the humankind. Kaya, alhamdulillah, Rabdilay Lamina, halis wati rami mo mahabati le jami ay pati wati al muslimina. Di ba? Arabic ang Arabic na mga linya. Aking pinagpraktisan. Hindi man na perpekto, pero hindi rin dahilan na sa dinami-daming linya na kanyang pinainggan, yung mismong lingwahe nyo ang di mo naintindihan. Kahit imam ay yung inis kam, daming lilin lang, daig pa, silip kram. Huwag mo nang isoli ang iyong hiniram. Di na pwedeng mag-rebat o magbalik Islam. Sa daming gera na nangyayari ngayon. Tagal niya talaga yun. Diba? Sa dami ng gerang nangyayari ngayon, pati mo i-preach yung words ni Allah. Pinangalanan ka pa naman after the prophet Zachariah. Real shit, Zachariah. Parehas na Bisaya, pero hindi tayo magkatalo.
Pinakita ko lang sa iyo na pinakita ko lang na mas Muslim ako sa iyo. Sinong mga masasabi niyo doon? Ultreros. Sa Maestro. Bakit? Explain mo yung thought process mo sa ano sa pagja-judging mo. Round 1 pa lang, putang ina, like yung pagpasok niya pa lang nandoon na yung energy, second round ganun din, third round yun. Ako feeling ko ano, habang sinusulat ni Sac Maestro yan, wala siyang pake kung gano'ng kahaba. Feeling ko alam niya eh. Yeah. Sa Cebu mangyayari. Doon, malakas yun yung kay Zaki doon. I know. Sobrang lakas yun yung kay Zaki doon. Kung tinapat siya sa ibang ano, panalo si Zaki, pero putang ina kay Zaki, parang bias ka talaga eh. Kasi yung kalamalit na nakakita. Loki, hindi rin sa bias yung kalidad ng dala-dala niya. Yung first round niya, nakita ko ba? Magkaiba kasi sila ng approach si Zaki. Technically, yung ano niya, yung pagka-technical niya, mas nangingibabaw. Yung kay ano naman, kay... Bars niya. Kay Sac Maestro. Yeah, like yung mga ano ba, like... Parang ano talaga, rap talaga. Probably pa lang sinasabi niya, bars lang, wala yeah, walang, na angle. Pero sa third round, I feel like yun yung angle niya. Yeah. Yung... Ano nga yun, no? Parang umalis ka sa algorithm. Parang suicide din yun, pero tingnan mo, na-execute niya ng maayos. So, hindi nga, wala nga siyang maayos. Na, like, may maayos siya, pero... Yung first round niya kasi iba pa rin. Like, walang angle. Like, yung round 1 niya hanggang round 3, parang... Ay, putang ina. Pero marami din gumagawa niyan eh. Pero feeling ko siya pinaka-effective doon. Yeah. Kasi yun na yun talaga ang formula sino niya since time niya. Marami din naman ganyan eh. Pero tayo na, kung kaisak mo yan, hindi siya pinaka-effective yung ganyang procedure pa. Iba. Tiyan, may sinananalo. Puto. Sigdan pa rin. Ayaw nga din daw si Balaka. Zaki versus Sac Maestro! Alam nyo na! Ang mananalo sa laban na to ay magkakamit ng 50,000 pesos at makaka-advance sa second round ng Mati na Mayaman na maaaring manalo ng 1 million pesos at diamond ring ang boto ng mga taga-Hatol. 5-0! Panalo si Sac Maestro! Pinag-zero ni si Zaki. Tangina si Zaki, oh, wala pang panalo sa PSP. Zero to na siya, no? Tinalo ni Lanceta. Pero malakas si Zaki, though. Sobrang lakas si Zaki. Para ang lakas lang talaga ng mga nakakalaban niya. Yeah. Para siyang si, ano, si Jogo sa Jujutsu Kaisen. Sobrang lakas niya. Pero dahil sobrang lakas ng mga nakakalaban niya, yeah, natatalo siya. Wrong timing, no? Pero experience si na din sa kanya yan, though. Hindi, kasi may malaki kasi yung price eh, kaya naghanda si Sac eh. Yeah. Para sa 1 million yan yung dibiro yan, yeah. Gago. Tsaka maganda din na pag nag-finals, magkalaban sila ni, ano, ni Sixth Street. Ano niya yun eh, protege niya ba? Tapos, ano, like, Sixth Street, ano din, parang naging... Legit ba? Na? Na protege niya si ano? Yun nga yung ano eh, parang pinipreach niya nung ano, anong... Iba na gano'n sila, nag-podcast sila nun? Paras kasi silang taga Davao, ano niya yun? Magkaibigan na sila eh. Dogs niya nga, yun. Yeah. Yun nga yung nung isa buhay, nung nangyayari yung isa buhay na tournament, parang anong, nakalimutan ko anong laban niya, basta sinabi niya na magcha-champion si Sixth Threat, ganyan. Ano niya yun eh? Dogs niya yun eh. So makita sino nag-judge sa ay yung at least ayun lang tingnan ko na lang. Ang ganda sino nun, yan? Kung mag ano talaga si Trilingue Warriors. Si Sacred yan no, OG Sacred, Balakid, ay Balakid. Tama, Balakid. Sino yan? Si Target. Tsaka si Jace Liz. Sino yung Jace Liz? Yung nag-freestyle. Si MZite. Tsaka sino pa? J-Skills. J-Sliz. Sige ko, bago yun na, J-Sliz? J-Skills. Ay, walang ano dito. Nakulong yan, di ba? Nakalaya na pala yan. So, yun. Wala kang masabi? Tapusin mo na, di ba? Oo, nalisik. Yun yung... Oo, ay maging bloody. Gano'n, legit nag-enjoy ako sa battle na yan. Tsaka, satisfying siya bilang isang Sac Maestro fan. Na nakapakita ulit siya ng magandang performance ba kasi Loki nawala na ako ng pag-asa na mababalik yung ganong klase na battle ni Sac.
Lalo sinabi niya pa mag-focus siya sa music. Tsaka maganda din yung ano ba, maganda yung laban, like para sa akin dikit 'yun, hindi kasi pero yeah. Ano kasi 5-0 kaya parang hindi masyadong dikit kung papakinggan mo yung ano. Kasi ano lang do. Gusto ko kasi din si Zaki, marang trip na trip ko din yung style niya ba. Pero kasi bias kasi ako eh, kasi idol ko si Zaki. Mm-hmm. So yeah. Yun yung kung nagustuhan niya yung review na 'yon. Reaction. Sana magustuhan niyo din yung ibang content sa channel namin. Kaya... Kung nagustuhan niyo to, panoorin niyo yung mga ibang video sa channel namin, mga vlog, mga reaction type shit, kahit ano-ano. And huwag niyo kalimutan mag-subscribe! Tsaka hintayin niyo, summer na, marami nang maganap. Yeah! Marami nang ganap! Hintayin niyo kami magpunta ng mga islands.